Sama po kinilagayan po tayo lahat kahit saan man tayo panig ng mundo. So, welcome back to my channel, mga Maskalaydo. Sana po mag-enjoy po kayong manood. And please, don't forget to subscribe and push also the notification bell so you will update for more my video I will make to coming soon or to another day. So, please, mga Maskalaydol, enjoy, please keep watching, share, like, and subscribe. Thank you very much. Yahoo! Magawa niyo po yung pagbubuna o lyrics na kanta. Ito po. Una, para sa akin po, unang pinaka-importante kailangan mo para sa preparasyon ng paggawa ng lyrics na kanta ay una, dapat meron ka sapat na tulog at pahinga. Dapat po meron po kayong tulog at pahinga na mga 6 to 7 oras na tulog sa isang araw. Yung po ang dapat na kailangan mo para yung isipan mo at yung katawan mo ay fresh. Hindi po siya pagod, lalo na po yung isip nyo ay napagpahinga po ng tamang oras na pagtulog ay magandaw condition po yun para makabuo po kayo ng magandang lyrics na kanta. Tapos ang pangalawa po ay dapat meron po kayong malawak at malalim na pag-unawa. Para sa akin po ay yung dapat malalim po yung imagination nyo na kunwari bubuo po kayo ng lyrics na kanta ay kukulin nyo po sa mga nangyayari sa mga paligid sa paligid nyo sa mga nangyayari sa ngayon. Pwede rin po yung mga nangyayari noong nakalipas. Doon nyo po kukulin yung mga idea na ibubuo nyo paunti-unti na masasama nyo sa isang bagay na bubuo nyo lyrics na kanta. Doon nyo po kukulin nyo yung imaginasyon at lalim na pag-unawa. Yung po yung importante yun. Para po sa akin yun, hindi po sinasabing eksperto ako, pero yun po ang nagagamit po mga bagay na nagagawa ko sa na hindi ko inaasahan. Advantage po yun para sa isang tao na meron pong malawak na imaginasyon at malalim na pag-uunawaan. Advantage po yun sa paggawa ng lyrics ng kanta. At sinasabi rin po na minsan talento. Yun ang talento ng isang tao na hindi katulad ng iba na hindi po lahat ay meron ganung talento. Kaya kung gusto niyo po subukan gumawa ng lyrics na kanta ay dapat meron po kayong ganung bagay. Yung isa at pangalawa,
Yung pangalawa, may malawak o may lesyon at malalim na pangunawa. Yun po. Masala doon, yung pangatlo naman po ay dapat tahimik at payapang lugar. Yung dapat yung manisa kalaw nandun ka sa lugar na tahimik at payapa na wala pong maka-ice doon mo sa'yo na abaw ginagawa mo yung pagsusunat ng kanta o pag-iisip ng mga kanta, mga lyrics na mga salita na gusto mong mabuo, dapat po nandun ka na at noon mo gagawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Hindi yung pupunta ka sa isang lugar na maingay, maraming maka-i-stone mo sa'yo, eh, yung ginagawa mo, mawawala ka po ng focus, mawawala yung pag-iisip mo dun sa ginagawa mo. Kumbaga, kailangan mo talaga yung ikaw lang mag-isa, yung madami kang mga bagay na maiisip na hindi ka maiisip ko na isa. Yun po ang pangatlong preparasyon para kung gusto mong makabuo ng maayos na at magandang lyrics ng kanta. Yun, mga mas nilain doon. Pang-apat naman, mga mas nilain doon ay yung gagamitin mong musika o kanta. Yun, isa rin sa pinaka-importante paggawa ng lyrics na kanta ay yung magandang musika at kanta, yung rhyming, yung tamang tunog. Ito yung pinaka-importante instrumento na kailangan mo sa paggawa ng lyrics na kanta. Usually, ako kasi mga master idol, ginagamit ko ay yung mga karaoke, yung minus one, yan. Yun lang ginagamit ko mga kanta kapag gumagawa ako ng lyrics na kanta. Tapos, ang gagawin ko mga master idol, maglalagay ako ng headset sa ulo ko, tapos paulit-ulit ko lang siya ipipling ko lang yung kanta hanggang sa mahawak ko yung ballpen. Na-upload ko yung minus one karaoke na kanta na gagawa ko ng lyrics na kanta. Tapos, paulit-ulit lang po yun. Tapos, hanggang sa paulit-ulit, gagawa po kayo ng mga salita na mabubuo nyo sa inyong papel na susulatan tulad ko na ginagawa ko na habang naka-plate ko yung headset sa ulo ko eh, yun po yung ginagawa ko para makabuo ng kanta. Ganun po, mamas na idol. Tapos, habang ginagawa mo yun, paulit-ulit lang po yun, mamas na idol. Habang ginagawa mo yun, siyempre, gumagawa ka na rin po ng lyrics ng kanta. Nasusulat ka na rin po. Tapos, minsan, hindi mo makuha yung timing ng kanta. Ibabalik mo na naman po yung play ng kanta sa una. Ipiplay mo na naman po ulit. Hanggang sa mabuo mo ng maayos, makuha mo po yung gusto mo lyrics ng kanta na gagawin mo. At siyempre, kailangan po magugustuhan din po ng mga tao makikinig sa'yo. Ganun po yun, mga master na yun. Maraming salamat. Sana napagbigay po ako na konting idea para sa mga gustong gumawa ng lyrics na kanta.